Ilang araw nang pinaghahanap ang aktres at negosyanteng si Azenet Briones. Sa impormasyon, lumalabas na ipinasok siya sa rehab ng kanyang mga anak. Gayong ipinipilit ang mga kaibigan na hindi ito lulong sa droga at wala rin itong sakit sa pag-iisip. Si Vin Pascua sa Balita. Humingi na ng tulong sa National Bureau of Investigation o NBI ang mga malalapit na kaibigan ng negosyante at dating aktres na si Azenet Briones. Sa social media, idinaan ng mga kaibigan ni Azenet ang paghahanap sa kanya na iniulat na dinukot para iparehab sa isang mental facility ng kanyang mga anak. Sa panayam ng ASPN, ano sa palagay niyo? Idinetalya ng aktres na si Isabel Rivas kung ano ang napag-alaman niya sa mga anak ni Azenet. Noong una ay sinasabi lang daw nito sa kanya na maayos ang lagay ng kanilang nanay, pero sa kakukulit, inamin ng isa sa apat na anak na ipinasok ito ng rehab. Sa impormasyon ni Rivas, dinala sa Bridges of Hope sa Paranaque si Azenet. Wala pong mental illness si Azenet, and I have a lot of affidavits na ginather ko from all our friends. Actually, as of now, ang dami-dami na na nagka-affidavit na wala silang alam na may mental illness si Azenet. Sa pagbubunyag ni Rivas, may problema sa kanyang mga anak si Briones. Ganito yung nangyari. So na-find out niya na parati siya nag-complain na na-withdrawan na naman ako, ninakawan na naman ako ng ganito. Ayoko magsabi, Oo. Ninakawan ako. And then, that week, she left. Pumunta siya ng Davao dahil iyak siya ng iyak. Mm-hmm. Dahil na-withdrawan siya ng 4 million na naman. At, anong tawag dito? Sa sobrang sama ng loob niya, at itagmumura kasi siya ng mga anak eh. Mm-hmm. Ang masakit, Patsy and Ali, she's being disrespected for taon na yan. At alam namin lahat ng mga kaibigan niya na hindi na siya binabate, hindi na siya kinakausap dahil pinapipirma siya ng kung ano-ano. Mm-hmm. Pinapipirma siya ng deed of donation. Desidido naman si Rivas na gawin ang payo sa kanya ng NBI na magharap ng writ of habeas corpus para mapilitan ang mga anak na ilabas ang kanilang ina. Sinisikap naman ng Net25 News na makuha ang panig ng pamilya ni Azenet, gayon din ng Bridges of Hope na sinasabing pinagdalhan sa aktres. Then Pascua para sa mata ng Agila, Batatag, Matapang, Matapa. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita ay i-follow lang at mag-subscribe sa Net25 TV.